Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on mixture word problem, no? So, in this video medyo kakaiba yung ating problem kasi ang i-add natin ay tubig, no? Mag-add tayo ng water para i-dilute yung isang concentration. So, hindi siya dalawang mixture, no? Ang isa ay pure water. So, basahin natin, no? How much water should we add to 40 gallons of 25% alcohol solution to dilute it to a concentration of 10%? Okay, so ang original solution natin ay ang 25%, no? Yung 40 gallons na 25% alcohol. So ang i-add natin ay water, pure water, para mare-reduce yung concentration ng alcohol, magiging 10% na lang siya. Okay? So, ano ang amount ng... ito na lang yung original natin. Original. So, ang amount natin ay 40 gallons. Tapos, ang concentration natin ay 25%. At yung B, yun yung water. Hindi natin alam. So, pwede nating lagyan ng x, no, or any variable you want, or any letter you want. Tapos ano ang concentration ng water, ilang percent alcohol yung water? Wala siyang alcohol, di ba? So 0% siya. Okay, tapos yung new solution, yung pagkatapos natin i-add yung water, yung amount niya ay syempre dadagdag natin yung x, di ba? Kumari 20 yung x, 40 yung original. So, magiging 40 plus X siya. 40 plus 20. Magiging 60. So, this is 40 plus X, no? Tapos, ang ating concentration dito sa bagong solution natin ay 10%. Okay? So, yung amount of pure alcohol, 40% ng, 25% ng 40, that's 0.25 times 40, no? So yung ating percent ay magiging decimal siya. Tapos yung pangalawa ay 0, no? At yung pangatlo ay 10%, so 0.10 times 40 plus x. Okay, so kagaya sa mga previous videos natin, yung syempre yung amount ng pure alcohol sa A plus amount ng pure alcohol sa B ay equal to the amount of pure alcohol dun sa bagong mixture. Kasi hindi naman nababago siya, di ba? But in this case, yung amount of pure alcohol sa B, o yung water, ay zero siya. So, which means that this expression plus this expression is equal to this expression. Which means that 0.25 times 40 plus 0 equals 0.10 times 40 plus x. Okay? 40 plus x. So, magiging, ano ang 0.25 ng 40? 25% ng 40, 1/4, di ba? 1/4 ng 40, that's 10, di ba? 10 plus 0 is just 10. Tapos, this is 0.10. Ano ang 0.10 ng 40? 10% ng 40. That's 4, di ba? Kung hindi yung maalala, that's 0.10 times 4. So, magiging 40. Tapos, 0.10 times 40, sorry. So, 400. Tapos, dalawa yung decimal point natin. Dalawa yung digit to the right of the decimal point. So, dalawa rin dapat dito. So, that's 4.00 or simply 4. And this plus 0.10x. Okay? So meaning 0.10x is equal to 10 minus 4. Which means that yung 10 minus 4 natin is 6. That's 0.10x. Okay? So kung gusto nyo, tanggalin natin yung decimal point para pareho na silang whole numbers. So, pwede tayo mag times 10 or times 1 para matanggal yung dalawang
digits dito. Pero pwede na yung 1 kasi yung 0 dito, bali wala naman yan pag may decimal point, diba? In any case, times 10 na lang natin, or times 100, no? 100 times 6 is equal to 100 times 0.10 x. So magiging 600 equals, ano ang 100 times 0.10? That's 10, diba? 10x. Which means that x is 600 over 10. So meaning, ang x natin dito ay 60. So ibig sabihin, kailangan natin ng 60, ano yung unit natin? 60 gallons of water na idadagdag natin doon sa solution para maging 10% siya. Pwede natin itry, no? So, sa original solution, meron tayong 25% na concentration. So, meron tayong 10% na pure alcohol. Check natin. So, 10% dito na lang sa baba. So, sa original solution, 25% alcohol siya, di ba? So, 10 na alcohol, 30 na water, di ba? Alcohol. 30 na water. Tapos, ilan ang idadagdag natin na water? 60, di ba? So, ilan na ngayon sa new? Ilan na ngayon? Yung 30, dadagdagan natin ng 60. 90 na, di ba? Pero yung alcohol natin, hindi naman na bago kasi yung water, wala namang alcohol na content yun, di ba? So, 10 pa rin siya. So, ang total nito, that's 40, ang total nito ay 100. So, here, 10 over 100 is 10%, which is, yan, nasasatisfy niya yung condition. So, our answer, which is 60, is correct. Okay, so, that's it. Maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating video. Gusto ko yung invite sa sip9.com, yung ating website, at sa ating YouTube channel, youtube.com/user/sip9ph. Sa susunod na video, pag-aaral naman natin kung ano naman mangyayari pag mag-evaporate tayo, no? Dito kasi bumaba yung concentration, di ba? Pag in-evaporate natin yung water sa isang solution, tataas naman yung concentration. Okay, so abangan nyo yung susunod na video natin. See you!